after natin masigurado na natanggal na natin lahat ng mga tornilyo sa side na to, siguraduhin natin kasi minsan may dahil sa putik natatakpan yung mga tornilyo. So ngayon sigurado na ako na natanggal na natin lahat ng tornilyo. Kailangan natin ng crankcase puller para itulak itong crankcase dahil mahigpit siya dito sa may bearing. Ngayon may mga nabibili na crankcase puller talaga, mura lang. Kaya lang subukan ko na DIY kasi hindi ko naman madalas gagamitin. So ang gagawin natin, itong Yamaha DT, meron siyang dalawang tornilyohan dito, M8. Ang ginawa yan para sa talaga sa crankcase puller. Pero susubukan ko muna mag-improvise ng crankcase puller. So kumuha lang ako ng dalawang tornilyo na M8, yung pinakamahaba na nabili ko sa tindahan. So ang plano kong gamitin yung mismong tornilyo ng crankshaft para iyon gagamitin kong puller. So ang plano ko, isasaksak ko tong nut niya sa sagad ko, sa dulo. Ganyan, sagad sa dulo. Tapos meron ako dito ang bakal mula sa scrap. Bubutasan ko ng tatlong butas sakto dito sa tatlong tornilyo na ito. Magiging ganyan yan. Tapos pipihitin ko tong tornilyo na to palabas para itulak yung crankshaft. Nang sa gayon, mapaghiwalay natin yung crankcase. So, nasukat natin kanina yung distansya ng dalawang tornilyo. Ang sukat ko ay 9.5 cm. Pwede na. Sunod yung gitna niya. So, 'yung angle barang ginagamit ko dahil ito 'yung available sa akin sa ngayon. Mga scrap lang ba. Okay, so sa pagbutas gagamit tayo ng step drill. First hole, 8. Okay.
scroll down. Next. Susunod, butas yung pinakamalaki ay 12 mm na butas. Okay, so susubukan na natin kung gagana yung idea ko. Like it works kasi nagsisimula na pong maghiwalay ang crankcase. Okay, I'll show you. So dito, lagi yan na-stuck dyan dahil medyo niyan dawel dito eh. Hanggang sa pagwalay na natin yung crankcase na yun. Kung hindi yama yung motor nyo, pwede pa rin yung style na to. Yung bar na to, dito lang ikakabit sa ibang tornilyo. Pero ganun din. Ganun din yung proseso. Malaki na. Okay na lang. Salit na bumili ka nung crankcase puller,
pwede na pala yung ganito lang. Nice style. Ang hindi magandang gawin, yung iba, ginagawa nila, gumagamit ng screwdriver. Sino? Winubo ka dito. So, masisira yung crankcase. Kamukha itong Yamaha, wala siyang gasket dito sa gitna. Pandikit lang. So, hanggat maaari, ayaw mong masira itong crankcase. Ngayon, sagad na yung bolt. Okay, success. Walang kahirap-hirap. Yan, iwalay na siya. Dito siya na okay. Maruming marumi yung loob ng crankcase. Bakit kaya? Ngayon, pagkakaalam ko kasi sa DT, laging maluwag lang yung dito sa side na to. Ang lagi lang na-stuck yung dito sa magneto side.